Dahil umano sa kapabayaan sa pamamahala sa isla ng Boracay, sinampahan ang reklamo sa Office of the Ombudsman ng ilang opisyal ng probinsya ng Aklan. Patong-patong na reklamong administratibo ang isinampa ng DILG laban kay Aklan Governor Florencio Miraflores, Malay Vice Mayor Abram Swalog at walong konsehal ng bayan. Reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act naman ang isinampa laban kay Malay Mayor Ciceron Kawaling at anim na iba pa. Ayon kay DILG Undersecretary Epemaco Densing III, nagugat ang mga reklamo sa isinagawang investigasyon ng DILG sa Boracay na isinasailalim ngayon sa rehabilitasyon. Lumabas daw na nagpabaya ang mga opisyal kaya hindi napangalagaan ang isla at tuluyang nasira dahil sa paglobo ng turismo. Bukod sa inihaing reklamo, hiniling din ni Densing na suspindihin ng ombudsman si Miraflores at iba pang inireklamo. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng mga inireklamo. Sa pagpapatuloy ng rehabilitasyon sa isla, sinimula ng i-demolish ng mga otoridad ang ilang malalaking boarding houses sa Barangay Manok-Manok. Bahagi raw ito ng plano ng Department of Environment and Natural Resources na linisin ang wetland number 6. Ayon sa pulisya na nanguna sa pag-demolish sa mga boarding house, dapat tumalima ang mga residenteng nakatanggap ng notice to vacate para mas mapadali ang pag-demolish sa area. Mag-prepare na tayo, para madali yung pag-demolish. Parang sa ganun, madali din yung pag-open ng Boracay. Kasi kung matagalan yan, ang ibig sabihin, yung project ng gobyerno sa atin medyo magtatagalan din. Target ng DNR na maalis ang lahat ng struktura sa iba't ibang wetland sa isla bilang bahagi ng rehabilitasyon. Inaasahang tatagal daw ng isang buwan ang pag-demolish sa mga boarding house. Habang sinasagawa naman ang rehabilitasyon sa isla, mahigpit din ang pagpapatupad doon ng direktiba ng Pangulo kontra sa mga tambay. Sabi ng Malay PNP, sisitahin nila at tatanungin ang mga tatambay sa Front Beach mula alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Pag nandiyan ka sa lugar, talagang i-confront ka ng ating PNP at tatanungin kung bakit nandiyan ka sa area. But if your stay on the area is legal or mayroon ka naman purpose, legal naman ang purpose mo, so walang problema dun, sir. Paliwanag ng pulisya, masinigpitan nila ngayon ang kanilang pag-ubantay sa isla matapos silang makatanggap ng mga intelligence report na mayroon umanong mga umaaligid sa ilang bahay sa isla at tila may motibong magnakaw. Dahil dito, hinimok ng pulisya ang mga residente na magsumbong sa kanila kung may mga napapansing kahina-hinala sa kanilang area. Salima Refran, GMA News.